قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. So bilang pagpapatuloy inshallah, pero bago yan ay ating balikan muna yung pinakahuling aya na ating nakuha inshallah, na kung saan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ma'adallahi an nakhudha illa man wajada man wajadna mata'ana indahu inna idan la zalimun. Sinabi ni Yusuf, hinihiling namin sa Allah. Okay, which is ma'adallah. Ang ibig sabihin ng ma'adallah, ma'adallah, yun ay al-isti'adha. Yun ay tinatawag na isti'adha. Ibig sabihin ng isti'adha ay pagpapakubkob sa Allah at paghingin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kalinga, proteksyon, o anumang katulad nito. Kaya naman, sinabi nila, hinihiling namin sa Allah ang kalinga na ilayo kami sa kamalian, na paparusahan namin ang iba samantalang hindi naman namin sa kanya natagpuan ang aming hinahanap. Diba? An nakhuda. Ang sabi ng nakhuda, from the word nakhuda is take. Okay? Na which is we take. Subalit, ang tinutukoy dito na take, mga kapatid, ay paparusahan. Okay? Parusa. Paparusahan namin. Kumbaga. No? So, an nakhuda ilam wajadna, na hindi namin paparusahan ang ibang tao maliban illa man wajadna mataana, maliban lamang sa sino man na nasa kanya natagpuan namin mataana ang aming nawawala. So ang mataan, tinutukoy dito yung tinatawag na mangkok. Okay? Yung mangkok, yung bowl, mga kapatid. So wajadna mataana indahu na nasa kanya. So maliban lamang sa sino man natagpuan namin ang aming mangkok na nasa sa kanya. You know, na nasa kanya. So dito makikita natin yung word, yung phrase na ito, manwajadna mataana indaho, yun yung pagkakasabi ni Yusuf alayhi salam. Kasi nga yung request ng kanyang mga kapatid na barter, magkaroon ng barter, na kukuha siya kapalit ni Binyamin para manatili sa kanya at siya yung maging alipin at maging bihag sa loob ng isang taon. Kasi ang parusa noon sa kanila, pag once na napatunayan na siya yung magnanakaw, ang parusa ay maging bihag at maging alipin sa kanya sa isang taong na biktima niya sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon. So, yun maging barter. So, para madala nila si Binyamin pabalik, kasi yun yung promise nila sa kanilang ama na si Jacob alayhi salam. So, yung phrase na ito makikita natin, napakaganda, napaka-eloquent. Napakaganda ng statement. Sa halip na hindi na sinabi na walam yakul, hindi sinabi na illa man sarika mataana inda. Hindi niya sinabi na siyang nagnakaw. Okay, ang sa halip na sinabi niya is man wajadna. Hindi man sarika minna. Subhanallah. You know, bakit? Hindi niya sinabi na siya ay nagnakaw upang maiwasan ang pagsisinungaling. Upang maiwasan ang tinatawag na pagsisinungaling. Bagkus yung ginamit na term ay talagang kung sino man ang natagpuan namin ang amangkok na nasa kanya. So, minsan, ano ang aral na makukuha natin dito, mga kapatid? Diba? Actually, ay alam natin na minsan ay isa lang tayo ng tinataw na pinupunto. Isang pinupunto. Subalit, nagkakaiba paano natin i-deliver yung ating punto. Diba? Kaya ang iba ay mabisa, ang iba ay hindi, ang iba ay wala lang, di ba? Kasi bakit? Depende yan paano it present yung kanyang tinatawag na statement para sa isang bagay. Di ba? So, siyempre bilang isang Muslim, kaya nga't yung pananalita talaga, subhanallah, yung speeches ay talagang ito ay isang art. Isa din tinatawag na art yan. Kaya nga yan, makikita natin yung mga magaling mag-deliver, makikita natin magaling mag-sabihin at mag-present ng Islam o ano pa man ang kanilang ipresenta, kasi nga ay napag-aralan nila yon. Kasi nga ay talagang maraming aklat ang kanilang inalungkat at binasa at maraming kilay ang kanilang sinunog para lamang maabot nila yung tinataw na field na yun. Iba yun, tinan mo yung mga mass communication, bakit sila magaling magsalita? Kasi pinag-aralan nila yun eh. Diba, sinanay nilang kanilang mga sarili. Kasi wala namang ipinanganak na agad-agad na natutunan.
natuto at agad-agad na mayroong alam sa isang bagay. Kailangan dumaan sa pag-aaral, dumaan sa mabusising pagsisikhay, di ba? Sa lahat ng field, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, walang duda, okay, malang always gamitin natin yung mabisa at epektibong tinatawag na pananalita. At upang sa ganun ay iwasan yung mga bagay na kung saan ay magdudulot ng magdudulot at mapunta at maaaring mapunta at mahulog doon sa kawalan ng saysay o di naman kaya ay kasinungalingan. So illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan la zalimun. Dahil kapag nangyari yun ang gagawin namin na paparusahan namin yung tao na hindi naman talaga nakagawa ng pagkakasala talaga, ay magiging kami kabilang sa tanatong na zalimun, gumagawa ng kasamaan. Kami ay mga wrongdoers, kami ay mga tunay na oppressor, kumbaga. Kapag yaon ay aming ginawa, magiging kabilang kami sa mga masasamang mga tao. Now, the question is, bago natin ipagpatuloy mga kapatid, bakit hindi pa nagpakilala si Yusuf sa mga panahong yaon, sa kanyang mga kapatid, tungo sa kanyang katauhan? Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit patuloy pa rin itinatago at ikinukubli sa kanyang mga kapatid ang kanyang identity, ang kanyang pagkakakilanlan, di ba? At talagang hindi talaga nahalata, walang isa man sa kanila ang nakahalata talaga. Kung halungkatin natin yung mga mufassirun, yung mga sinasabi ng mufassirun, ni isa sa kanila ay hindi nagsabi na kahit man lang isa sa mga kapatid ni Yusuf ay nahalata si Yusuf na yun ay si Yusuf. Sobrang talagang walang ni isang percent talaga ay hindi nila nakilala si Yusuf alayhi salam. Subhanallah, ganun talaga yung hikma ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano binago si Yusuf alayhi salam sa kanilang paningin. Diba? Hanggang sa hindi talaga tuluyang makilala at maalinagan at ni maamuy si Yusuf alayhi salam. Kasi syempre, si Yusuf ay naadap yung salita ng mga Coptic, ika nga, which is yung Egypt. Kaya sila mga Coptic, sabihin natin Egyptian. Kaya ibang salita nila doon sa Hebrew na kung saan ay pinalakihan ng kanyang mga kapatid. Na kung kaya mga kapatid, ito yung kasagutan kung bakit hindi sa mga panahong yaon na hindi pa nagpakilala si Prophet Yusuf alayhi salam sa kanila tungkol sa kanyang identity. Now, sinabi na mufassirun si Ibn Ashur, sinabi na hindi nilantad ni Yusuf sa kanila sa kanyang kalagayan sa mga oras na yaon at pagkatapos aatasan sila yung mga kapatid niya na dalhin ng kanilang ama sa araw na iyon papunta ng Egypt. Hindi yun ginawa ni Prophet Yusuf alayhi salam. Either, isa sa mga dahilan, sapagkat natatakot siyang hayaan niya sila sa kanilang pagpipilian na magplano laban kay Binyamin, na sinasabing lahat sila ay babalik sa kanilang ama at kung magiging kasama nila si Binyamin ay maaring patayin nila si Binyamin sa daan. Mantakin nyo, kung halimbawa magpakilala si Yusuf alayhi salam that time, okay, na siya kapatid, na siya tinatawag na kapatid, tapos babalik itong mga magkakapatid niya pabalik doon kay, sabihin natin ay kay Yaqub alayhi salam, at hindi pwede magpaiwan si Binyamin, kasi bakit? Kasi siyempre, kasi para since nakilala na si Yusuf, at bakit, ano pang rason para magpaiwan si Binyamin, diba? So para may pangako, may sa katuparan ng pangako ng kanyang mga kapatid sa kanyang ama na ibalik si Binyamin, so kailangan dalhin. Diba? So kung masakaling mangyari man yan, kung naganap man, maaring patayin ng magkakapatid itong si tinatawag na Binyamin. Kasi bakit? Ayon mga kapatid na happy together, walang duda. Siyempre, ayon nilang sabihin natin magtagpo. Kaya pinaghihikayan, gumawa sila ng para magkahiwalay itong mag-ama eh. Kasi bakit? Kasi naiingit sila eh. Tapos, darating sa haba ng panahon, tapos magtatagpo silang muli. Come on! Hindi pwedeng mangyari yan. Di ba? Kaya yun yung nasa isip, isa sa mga nasa isip yung Yusuf alayhi salam. O kapag mangyari yan, tapos sila pa ni Binyamin, happy together ulit. Di ba? Magiging mga OOP. Out of place na itong mga magkakapatid. Di ba? Lalo pat na sa panahon na ito, sabik na sabik silang tanataw na makita. Kaya maaring, kapag nangyari yaon, pag dinala nila pabalik si Binyamin, ay maaaring paslangin nila si Binyamin at patayin at mag-invento naman ng kwento at kung ano-ano pa. Para sa tuluyang hindi sila, sabihin natin ay, hindi sila tinatawag na magkasamang muli at maging happy together. Di ba? So, subhanallah. Kaya nga't hindi yan ang ginawa. Hindi pinahayag niya yung identity ni Yusuf alayhi salam sa mga panahon kasi hindi pa oras eh.
hindi pa tinatawag na akmang panahon para i-reveal niya kung sino ang kanyang tinatawag na, sabihin natin kung sino talaga siya. O di naman kaya ay dahil may awayan, isa sa mga dahilan, dahil sa panahong yaon ay merong matinding awayan at merong kaguluhan sa pagitan ng mga Coptic at ng mga Canaanites. Okay, mga kasi sila ay mga Canaan, sa mga taga sa Palestine, doon sa tinatawag na sa Shasham. Samantalang ito ay Coptic, mga Coptic people dito sa mga Egyptians, so merong mga problema, may clash, ika nga. Okay? May mga tinatawag silang clash, mga tribes at iba pa, mga nation at iba pa sa oras na yaon. Kaya't natatakot siya na kung dalhin niya ang kanyang angkan sa Ehipto sa mga oras na yaon, ay magkakaroon, kung matagumpay man, halimbawa na hindi magbalak ng mga ng masama itong mga kapatid at matagumpay nilang since na-reveal na si Yusuf, nalaman na si buhay pa si Yusuf, nalaman na ni Jacob. So syempre, mag-uutos ni Jacob na dalhin si Jacob dito sa Egypt kasi dito na yung base ni ni malaki ng tungkulin niya, hindi pwedeng pabayaan yung Ehipto dahil lamang doon. So malaking responsibility ang kanya na sa kanyang pagtatangan. Na kung kaya hindi pwedeng mangyari yaon. Hindi pa appropriate kung sakasakali man ay naging okay na yung pamilya niya, tapos sabihin natin ay mapunta na si Jacob alayhis salam dito sa lugar ng Egypt. So hindi pwede rin, hindi pa pwede sa mga panahong yaon. Kasi nga nagkaroon pa ng malaking pagkaguluhan sa pagitan ng Canaanite at sa kanang kanataw na Coptic based on the history sa mga oras na yaon. At pag gaganon ay magkakaroon ng masamang hinala. Magkakaroon ng tinatawag na masamang hinala ang hari ng Ehipto sa kanya at sa kanila. Diba? Kasi, what happened? Diba? Anong meron? Diba? Ba't bigla na lang nagkaroon ng pamilyang malaki si Yusuf? So, di basta-basta ano yan. So, may mga kinukonsider, ika nga si Yusuf alayhi salam, kaya naman hindi pa time na i-reveal niya ang kanyang sarili. So, yung mga kapatid, so, si Yusuf alayhi salam ay naghintay siya hanggang sa makahanap siya ng magandang opportunity para sa bagay na ito. At ang hari ay naging mabait sa kanya, walang duda, at hindi isang bagay ng katapatan sa kanya na gawin ang kinamumuhian o isiping masama sa kanya ng hari at ng tinatawag na kaharian. Kaya tinintay niya ang pagkamatay ng hari na sa i-reveal siya, reveal naman ang kanyang sarili sa mga kapatid niya kapag wala na yung hari. Pag wala na yung tinatawag na, kung sakasakan wala na yung hari, magagawa niya yun. Kasi bakit? Maraming siya yung papalit sa pwesto sa kapangyarihan si Yusuf alayhi salam. Maudi naman kay hangad niya na aliwin o pasayahin siya sa ganun kalagayan, pagsilbihan yung hari sa ganun kalagayan para maging masaya yung tinatawag na hari. Una is niyang magtanong sa kanyang kapatid sa oras, ito yung sa mga angatlo. So, napag-iwanan, iniwan niya, di ba, iniwan si Benjamin, ginawa yung mga paraan, yung mga tricks na ito laban sa kanyang kapatid kasi para sa ganun ay maiwan si Benjamin. So, isa sa mga dahilan kung bakit niya ginawa yun para maiwan si Benjamin kasama niya habang ang kanyang kapatid ay umuwi na, pabalik kay Jacob alayhis salam, nais niyang magtanong sa kanyang kapatid sa oras na mag-iisa kasama niya, na walang kasama niya, tungkol sa mga kalagayan ng kanyang ama, tungkol sa kalagayan ng kanyang pamilya, upang makita kung papaano niya dadalhin sila unang mga ito sa susunod na pagkakataon. Okay, so it's kailangan ng well-planned. Kailangan lang tinatawag na sabihin natin na minsan kasi kapag nasisira minsan yung hangarin natin sa kagustuhan natin at hangarin mabuting hangarin natin sa buhay natin dahil bakit walang plano eh. Hindi nakaset yung napakagandang plano. Diba? So kailangan pagplanuhan mga kapatid sa pananampalatayang Islam para sa ganun ma-achieve natin kung ano man ang naisin natin sa buhay. At ating babanggitin ang bagay na ito inshallah sa mga susunod na aya sa ika-89 na aya sa surah. Yung patungkol sa bagay na iyan. Yung sinabi ng Allah na kalahal alim tuma fa'altu bi Yusuf ila akhirin aya. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So abangan natin yan sa ika-89 yung kanilang at sa mga aya na ito inshallah subhanahu wa ta'ala yung kanilang mga muling pagtatagpo at mga makadrama na naman tayo sa after ng action. Okay? So yun mga kapatid, pagkatapos after that sa ika-80 na aya kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّسْتَيْأَسُ مِنْهُ خَلَصُ نَجِيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. So ito muna yung ating pag-uusapang ayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
na kung saan yung aya na ito, yung mga aya na ito ay ang mga kapatid ni Yusuf ay kumonsulta sa bawat isa na may pagtitiwala, may confidence. Meron tinatawag na, sabihin natin confidence, na kung saan ay napagpasyahan na ibigay nila ang kanilang pinakamatandang kapatid. Okay, pinakamatandang kapatid. Isinlaysay na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga aya na ito na ang mga kapatid ni Yusuf alayhis salam ay naging desperado. Sobrang desperado na nila dahil hindi nila masiguro ang kalayaan ng kanilang kapatid na si Binyamin upang makasama ng tuluyan nila pabalik. Kahit na nagbigay sila ng taimtim na pangako at nanumpa sa kanilang ama na siya ay kanilang ibalik sa kanya. Hindi nila nagawang tuparin yaon ang kanilang pangako sa kanilang ama dahil nga doon sa pangyayari. Kaya naman, palama istay aso minhu khalaso. Na kung kaya, nung mawala na sila ng pag-asa, istas, which is word na istay aso mga kapatid, istay aso ang ibig sabihin the word ay ya isa. Okay? Ya isa. At yung sin at sa katadyaan ay sabi na ng mga ating mga scholar, mamantantawi rahimahullah, ay mula sa tinatawag na mubalaga. Okay? Ibig sabihin ay talagang pagpapasidhi, pagpapatindi. Nangangahulugan lamang na talagang matinding-matindi ang kanilang pagiging desperado. Magiging tinatawala para bang ano pang option meron tayo na para makuha natin at maimbargo natin muli si Binyamin. So talagang sobrang silang desperate talaga. Di ba? Kaya naman ang ibang mga tao na sobrang desperate, nagpakamatay sila eh. Nagpakasawa, nagpakaminom ng lason, pinasabog nilang kanilang mga sarili, di ba? Dahil desperado na sa pagbayad, nang wala silang mabayad sa utang, pagkabigo sa pag-ibig, ano pa man mga, di ba? Desperado na silang makuha yung kanilang kagustuhan, di ba? So ano na naman ginagawa na sa buhay nila? Na kung kaya nung mawala na sila ng pag-asa, sobrang desperado na nila, natulungan sa kanilang natugunan, sa kanilang kahilingan, ay lumayo sila sa mga tao. Falamma istay'asu minhu, yun nga, anong minhu dito mula sa ano, tinatawag na pagtugon. Ito yung kay Yusuf alayhis salam. Kasi iniisip talaga nila na pumayag si Yusuf eh, sa kanilang mga mabulaklak na mga pananalita, sa kanilang mga sabihin natin flowering words, di ba? Sa kanilang convincing power, sa kanilang makadramang mga estratehiya, kasi ano sila eh, artistahin eh, since the beginning, nung, di ba, umiyak pa sila sa harapan ng kanilang ama para sabihin, to convince their father na totoo yung kanilang sinabi na pag kinain ng lubo si Yusuf alayhis salam, magaling sila magdrama. So, balit hindi yan na umubra sa ano, hindi siya umubra sa harapan ni Yusuf alayhis salam, yung drama na yan. Malayan, kasi bakit? Alam na ni Yusuf eh, yung kanilang mga tactics eh, at mga estratehiya eh. Kaya talagang, hindi sila nagtagumpay. Kaya't aminho tuntuhin dito ay kay Yusuf, kaya at na silang mawala ng pag-asa, desperado na mula sa pag-convince kay Yusuf, khalasu najiya. Khalasu najiya mga kapatid, ang ibig sabihin ng khalasu ay sila ay lumayo. Sila ay tinatawag na nagpakalayo. Okay, mula sa mata ng tao. Okay, khalasu ang ibig sabihin nagpakalayo sila. Okay, lumayo sila sa mga tinatawag na mga tao. Ang ibig sabihin na lumayo sa mga tao para sa ganun ay bakit? Najiya. Ang ibig sabihin ng najiya mga kapatid, okay, ang najiya ay nagkaroon sila ng consultation. Consultation. Ang consultation ay sila lang. Yun, ang najiya ay from the word najwa. Okay, Sister Najwa na, alam ko Sister Najwa. Najwa, ang ibig sabihin najwa ay ito ay isang secret consultation na walang sinumang ibang nakahalo. Kaya naman minsan ang najwa, itong secret sa consultation ay ito kasi pribadong tinatawag na ano, pagpupulong, ano sabi ng Surah Taharin, Surah Mujadila, fa'iyo, innaman najwa mina shaitan. Tunay ang mga secret conversation na yan ay mula sa shaitan. Pag hindi tayo nag-ingat talaga, pag tayo ay nagkaroon ng secret conversation at walang ibang nakakaalam, mag-ingat kayo at matakot sa Allah sapagkat karamihan nito ay mula sa shaitan. You know? So yung mga kapatid sa pananampalataya Islam, so, nagpupulong-pulong sila. Okay, sila sumasangguni sa isa't isa sa kanilang mga sarili. Ano ba ang gagawin natin? Sige, come on. Okay, ano, gusto niyo yung mga idea, magsilabas na kayo yung mga idea ninyo. Total, dyan naman talaga kayo magaling sa mga pagpaplano ngayon eh. Diba? So, ano ba talaga yung plano natin para makuha natin? Si Yusuf, kasi patay tayo ng ating ama. Kapag bumalik tayo at hindi natin dala si Binyamin, ano yung makakatwiran natin? Ano pa yung kaya niyang ilabas, ika nga, para
makuha natin si Benjamin. So ito yung kanilang consultation sa isa't isa, na walang sino mang nakahalo, kundi sila lamang mga kapatid. Sila lamang mga kapatid. Kasi that time, wala na si Benjamin eh. Si Benjamin ay nasa poder na ni Yusuf alayhi salam. Kasi nga bilang kabayaran doon sa tinatawag na ginawa niya. Okay, nangyari sa kanya. Dahil dito, kala kabiruhum, okay, kala kabiruhum, ang ibig sabihin, at sinabi ng isa ng kabir sa kanila. Now, word na kabir, mga kapatid dito, alam natin ang ibig sabihin ng kabir. Kabir is malaki, yan ang isa ng kabir. Allahu Akbar, Allah is the greatest, ika nga. Then, kabir, ang ibig sabihin, another definition ng kabir ay, sabihin natin ay, matanda. Pagdating sa edad, siya yung tinatawag na nakakatanda. Nakakatanda. Ang kabir din naman, ito mga pagdating sa tinatawag na kaisipan, ika nga, pagdating sa kaalaman, pagdating sa knowledge, ay tumutukoy sa, ibig sabihin ay, akil, makatwiran ng pag-iisip. Ano yun? Makatwiran ng pag-iisip, o di naman kaya siya ay sabihin natin ay marunong mag-isip. Yan ang ibig sabihin ng kabir pagdating sa kaalaman. Magaling siya, dumiskarte, magaling siyang mag-isip. Magaling siyang tinatawag na sabi magplano. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na kabir. Ayan naman, nagkaroon ng different interpretation ng mga ulama dito kung ano ba ang ibig sabihin ng kabir. Sinabi ng isa sa kanila ay, ang tinutukoy dito ay, ang nagsabi nito ay nakakatanda sa kanila. At ang kanyang pangalan, tulad ng nabanggit na natin, ay si Rubil. So sapagkat isa sa mga pinakamatanda sa kanila ay walang iba kundi si Rubil. At may mga iba nagsabi na si Yahuda, si Judah. Kasi nga si Judah ay matalino. Okay? Siya ay magaling mag-isip. Siya ang isa sa mga nagmungkahi na itapon si Yusuf noon sa balon. Itong si Yahuda na yan. Siya ay nagmungkahi noon na itapon mismo siya sa tanatang balon. Kaysa patayin siya. Siya yung isa sa mga tanatang na nagmungkahi na huwag itapon sa balon kaysa patayin, kaysa tanatawag na patayin na lang siya. Kundi itapon na lang sa balon. At sinabi ni Rubel sa kanila o si Yahuda sa kanila. But anyway, ayon sa iba pa mga ulama, ibig sabihin ay isa sa mga tinatawag na kala kabiruhum, sinabi ng mature sa kanila. Ibig sabihin kaisipan o mature sa kaalaman. Mature, ika nga. Matured na sa kaalaman at kaisipan. At hindi sa edad, ayon kay Al-Baghawi. At tinutukoy dito ay siya, yung kabir dito. Kaya't hindi binanggit ng Allah, subhanahu wa ta'ala, yung pangalan, nung nagsabi nito, ang mahalaga, sinabi is kabiruhum. Okay? Dahil hindi kailangan na banggitin yung pangalan dito. Kaya naman ay nagkaroon ng iba't ibang interpretation. Isa sa mga interpretation ay matured sa pag-iisip sa kaalaman. Subali sinabi ni Ibn Abbas at sa kani Al-Kalbi, siya ay si Judah. Siya ang pinakamaalam sa kanila. Okay, yan naman, siya yung pinakamaalam sa kanila, si Judah. Okay, ayon kay Ibn Abbas at kay Al-Kalbi. At sinabi ni Mujahid naman, siya ay si Simeon. May mga nagsabi na siya ay tinatawag na Simeon. Sinasabi si Mujahid. Hindi si Mujahid na Baraha. Okay. Si Judah, si Simeon, at siya ang medyo leader-leaderan sa kanyang mga kapatid. O, maastang leader-leaderan, ika nga si Simeon. Sinabi naman ni Katada na sudya sa kanyang Abdahak, siya ay si Rubil. So, ang tanda ito ay walang iba kundi si Katada at sa kanyang kaalyado na siya ay si Rubil at siya ang pinakamatanda sa kanila, sa edad. Okay, at of course, si Rubil pala ang nagsabi na nagbabawal sa mga kapatid na patayin si Yusuf noon, si Rubil, siya yung panganay. So dito mga kapatid na, yun nga, pagkatapos sabi, the important thing, hindi yung pangalan, kundi yung sinabi natin yung mga pangalan, at least magkaroon ng idea sino ba talaga sila. Ang mahalaga, sabi ng malaki sa kanila, o matanda sa kanila, o magaling mag-isip sa kanila, alam mo, anna abakum kad akhada alaykum mawfikam minallah, wa min qablu ma farattum fi Yusuf. So sabi niya, hindi ba ninyo alam na gumawa kayo ng matibay na pangako sa inyong ama sa pangalan ng Allah nung bago pa tayo pumunta rito na pangalawang beses? Di ba anong pangako ninyo na dadalhin, di ba? Nangako kayo ng time din na pangako sa Allah na dadalhin ninyo at ibabalikin niyo si Benjamin. Di ba? Ibabalikin niyo sa kanya maliban sa kung kayo ay natalo ng inyong kalaban. Kayo ay na na na
na lupig o kayo nagapin ang iyong kalaban. Gayun pa man, hindi ninyo nagawang tuparin ang pangakong ito. At dati ay sinanhin ninyong mawala si Yusuf mula sa kanyang ama. Okay? Kaya ito yung sinabi na, waming kablo, mafaratum fi Yusuf, mafaratum fi Yusuf. Ito. At ganoon, bago ang pangyayaring ito ay nakagawa kayo ng pagkakamali dahil sa pagpapakahamak, pagpapahamak ninyo kay Yusuf. Waming kablo, yung sabihin dati, mafaratum, yung ginawa ninyong pagkakamali at panghamak fi Yusuf. Pagplano kay Yusuf. Yan yung sabihin ng faratum. Ginawa ninyong tinatawag na masama, kasamaan kay Yusuf alayhi salam. You know? Na kung kaya na kayo ay nagsinungaling sa inyong ama, na kung kaya hindi na ako aalis sa bayang ito. At lan, sabi niya, falan abraha, abrahal arda. Falan abrahal arda. Kailan man, sabi niya, kailan man. Ibig sabihin dito, kailan man mga kapatid, na minsan ang ginagamit ang world, yung land, dito ay, ibig sabihin, isa sa mga definition ay kailan man. Pag sinabi na kailan man, okay? Magpakailan man, syempre. Kailan man is means forever, ika nga. Forever, forevermore. Anyway, forever clan. Pag gumamit ka ng clan, ika nga, ay ang indication nito ay forever o kailan man. Subalit, hindi tumutukoy dito na habang buhay. So minsan, kailan man ang ibig sabihin ay mayroong tinatawag na duration, mahabang panahon. Yan ang ibig sabihin, mahabang panahon. Ang punto dito na falan abraha, al-arda. At ang Abraham, mga kapatid, ay, ang ibig sabihin ay lilisanin. Hindi ako lilisanin o hindi ako aalis pa sa bayang ito. At ang bayang tinutukoy dito, arda, walang iba kundi ang Ehipto. Bayan ang tinatawag na Ehipto. Halina? So, hindi ako aalis. Kung ganun, kayo na lamang yung babalik at ako'y magpapaiwan. Magpapaiwan ako kasama si Benjamin. Para sa ganun ay, maniwala yung tayo yung ama natin. Maniwala yung ating mga yung ating magulang para makumbinsin ninyo na mga magulang na ito talaga yung totoong nangyari. Kaya nagpaiwan siya para sa ganun wala siyang duda. Hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li. Hanggang sa ang ating ama ay pahintulutan ako na makaalis dito. So pag ibig sabihin kapag nandun na sa ngayon, bumalik na siya ngayon, doon sa tinatawag na kanilang ama, at pagkatapos isalaysay ika nga sa kanila kung ano yung totoong nangyari, at pagkatapos na, siyempre, maaaring hindi mapaniwala nila yung ama nila. Subalit, ay yun nga, pag so kasakaling maniwala, dumating mag-desisyon siya, na pauwi na lamang siya. Kahit na hindi pumayag yung, kahit hindi ko madala, o madala ko man hindi madala, at least mag-desisyon na pauwiin na lamang siya. At malugod siya, makabalik ako sa kanya para sa ganun ay na hindi tayo pagdudahan pa ng masama o kaya ay ng kasinungalingan. So yun dito mga kapatid, na, dahil dito, o di naman kaya sabi niya, yun nga, ibig sabihin ng hatta ya'dhana li abi, hanggang sa ating ama ay pahintulutan ako na makaalis dito, papayagan ako bumalik sa kanya habang siya ay nalulugod sa akin, aw yahkumallahu li. O di naman kaya, ay magpasya ang aking Rab na ako ay paalisin niya rito. So they are Muslims of course mga kapatid. They believe Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So sila ay nang they are hoping, he's hoping na ang decision ng Allah subhanahu wa ta'ala ang itinakda ng Allah sa kanya na mapaalis siya dito sa lupain ng Ehipto at magawan ko ng paraan na madala ko ang aking kapatid. Sabi nung kabir sa kanila. Sa pamamagitan ng paggamit na dito, aw yahkumali, ang ibig sabihin ng yahkumali, aw magpasya sa akin ng aking Panginoon. Yahkumallahu li. Na ano yung ibig sabihin ng magpasya rito? Nagkaroon ng mga interpretation ng mga ulama dito sa pamamagitan ng paggamit ng espada. Either una sa pamamagitan ng paggamit ng espada. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ng paggamit ng espada ay dadanak ng dugo dito ng dahas kahit anong mangyari, iimbarguhin ko si Benjamin sa paraan ng dahas, sa paraan ng tinatawag na espada. Okay kaysa man, o sabi nila sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa akin na makuha ang kalayaan ng aking kapatid. So hindi man ako dadanag ng espada, at least gagawin ko ng paraan na makumbinsi yung sabihin natin yung Aziz sa lahat ng anumang kaparaan na maisip ko dito habang nandito ako na mabalik ko lamang at makuha kong muli si Benjamin. So yun. Subalit, yung unang sabi na sa pamamagitan ng paggamit ng espada, actually ay ayon sa kwento, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, kwento na kung saan ay
nakasaad kay Imam Al-Qurtubi, subhanallah, ang isa sa mga tafsir na napakagandang tafsir ay walang iba kundi tafsir Al-Qurtubi. Na binanggit ng Al-Qurtubi yung bagay na ito, na yung tungkol sa espada nga. Kasi nga, ayon sa tinatawag na kwento mga kapatid, yun nga yung nasabi natin kahapon, na kapag once na nagalit yung mga anak ni Yaqub alayhis salam, isa sa mga anak ni Yaqub alayhis salam, talagang nagiging Hulk. Nagiging Majin Buu sila. Talagang nagiging Super Saiyan sila talaga. At yun talaga yung katotohanan. Mag-iba yung anyo nila. Mag-iba yung tinatawag na anyo. Kaya sinabi doon na ayon kay Ibn Abbas na nabanggit ni Imam Qurtubi na kapag si Judah ay nagalit at kinuha ang tabak, kinuha yung espada, talagang hindi siya mahaharap ng 1,000 katao. Ganun siya katindi mga kapatid. Ang kanyang buhok ay magsisitayuan sa kanyang dibdib at ito ay lalabas mula sa kanyang damit. Ganun katindi yung mga anak ni ano. Mga anak ni Yaqub alayhis salam. At dumating sa tinatawag na naikwento at naisalaysay na si Yahuda, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, at that time ang pinaka mas matin nagpakita ng galit ay walang iba kundi si Judah. Sabi niya, ako nang bahala. Ako na yung bahala sa king, sa Aziz, ako nang bahala pati sa kanyang kasamahan. At kayong mga natitira, kayo nang bahala sa the rest of the Egypt. Kayo nang bahala sa kanila. Ano man ang gagawin ninyo, basta bakit? Magdanak ng dugo. Magdanak pa ng dugo dito, wala akong pakialam. Ang gagawin ko ay para lang mabawi si Benjamin at para hindi magalit sa atin ang ating ama. Eh, so yun talaga yung ginawa. O di naman kaya, mamili kayo. Kayo nang bahala sa hari ng asakasaking at pati yung kanyang mga kasamahan niya, at ako nang bahala sa mga sa labas ng tanatawag na palasyo, sa mga pamilihan, sa mga tao. Mashallah, ganun sila kalakas, ka-powerful. Kaya nga usbay, solid brothers. Ganun sila kalakas mga kapatid. Meron sila mga katangian kapag sila nagagalit. Subhanallah. Kaya naman, sabi dito yung sabi ni Imam Qurtubi, sabi na, okay, ganito na gawin namin. Sabi ng mga kapatid, ikaw na yung bahala sa hari. Kaya sabi kay Yahuda, ikaw na lang yung bahala sa hari. Pati yung mga kasamahan dito sa palasyo, at kami na yung bahala sa labas, sa mga merkado. At sabihin na kami na yung bahala, pati yung mga nanduod, pati yung mga manandoroon. At dahil dito sinabi ni Imam Qurtubi, pabaatha wahidan min ikhwatihi fa'addu is aswak. Mesa fa wajadu fiha tisata aswak. Yan sa kanila nagpadala, halongkatin, mag-imbestiga ka kung ilan dito yung mga market. At yun nga, sabihin mo sa amin at natagpuan nila ng market sa ayon sa narration na 10 ang isa, sa ima sa mga narration ay 9. Ibig sabihin ay 9 na mga market. Kasi bakit? Kung 9 na nga mga market, tamang-tama. Eh ano sila? Ilan sila? 10. Diba? So, yung isa ay nasa tinatawag na palasyo, himbahala, pati sa mga nandun sa palasyo. At yung natitira, i-divide nila yung kanilang mga sarili sa bawat isang tinatawag na merkado. So ito, ikaw sa isang market, at yung isa ay sa isang market, si Simeon sa isang market, yung isa naman sa isang market, di ba? Si Naphtali sa isang market. So di ba? At yung bawat isang market, isang merkado, isang pamilihan, mayroong isang kapatid, mayroong anak na si Yaqub alayhis salam doon. Para ano man ang mangyari, talagang magkahagulo ay sila nang bahala doon. Ganun sila ka-powerful. Subhanallah. At dahil dito, sumai Yahudi at dakal alay Yusuf, at pagkatapos ay pumasok si Huda at si Judah kay Yusuf alayhis salam, wakala ayuhal malik. O ikaw na malik, o ikaw na hari, o namamahala. La illam takhilla ma'ana akhana la'asihanna sihatan. La tabqi fi madinatika hamilan illa asqatat ma fi batniha. Sabi niya, kapag hindi mo ibinalik sa amin ang aming kapatid na si Benjamin, sisigaw ako at ng pinakamalakas na pagsigaw, at walang matitira mga kababaihan dito sa balat ng Ehipto maliban lamang na kapag narinig ako, maliban lamang na ilalaglag na ang kanyang tinatawag na pinagdadalang tao. Di ma? Wakana dhalika khasafihan al-ghadab. At kabilang nga sa kanilang pangyayari sa kanila kapag sila'y nagagalit talaga, nangyari sa kanila, fa'agdabahu Yusuf al-Asma wa'kwalima. Ito ngayon ang ito yung sitwasyon pag nagagalit sila. Kaya naman, ito naman si Yusuf, minsan bully, masabi natin bully si Yusuf eh. Anong ginawa ni Yusuf? Nung sila lumapit nga si nagsabi sa kanya si Yahuda, lalo pang ginalit ni Yusuf.
ginalisan ni Yusuf, tapos pinaparinggan ka ng mga sabi-sabi si Yusuf alayhi salam. Kaya't faghadiba Yahudan wa ashtadda ghadaba. At muling nagalit si Yusuf o si ano si Yahuda ng mas matindi pang galit. Okay? Wantafajat sya'aratuhu. Ano nangyari nung nagalit siya? Ala, yung kanya mga balahibo sa kanya mga katawan, nagsisitayuan. Nagsisitayuan talaga yung kanya mga balahibo sa tinatawag na ano, sa kanyang katawan. At pagkatapos, subhanallah, sabi ni Ma'am Kurtubi pa dito, wa kadha kana kullu wahid min bani Yaqub. At ito yung sitwasyon nga, ito yung status ng lahat ng mga anak ni Yaqub alayhis salam. Kana idha ghadiba iksara jaldu. Kapag sila ay tinatawag na ano, nagagalit, namamaga ang kanilang mga ano, ang kanilang balat, lumalaki ang kanilang balat, nagiging Hulk nga. Masamang magalit talaga yung mga ito. Nagiging tinatawag na nagiging Hulk, subhanallah. Iksara jaldu, wantafajat jasadu. Di ba, nagkakparang magkakak yung kanilang mga bahagi ng kanilang mga katawan. Wadhahara sya'aratu dhahra. At yung kanilang mga ano, yung kanilang mga balahibo sa katawan nila ay talagang tumitindi, tumatayo at lumalabas sa mga kasuotan nila. Min tahti thawab, min tahti thawb sa kanilang mga sa ilalim ng kanilang mga ano kasuotan hatta taqattara min kulli sya'atin qatra dam. Hanggang sa yung lalabas ang dugo sa bawat ano bawat balahibo. Pinakakatakot talaga kapatid, parang monster, subhanallah. Okay? So yun ang ginawang pambubuli ni Yusuf alayhi salam. Kasi si Yusuf din pag nagalit, matindi na magalit si Yusuf alayhi salam pag siya nagagalit. Kasi lahat ng kapatid, lahat talaga ng anak ni Yaqub, ganun talaga sila magalit. Kasi nga, I mean, ganun ibigay. Meron silang power na ipinagkalog sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya matindi talaga magalit ito mga ito. Diba? Kaya naman, siyempre, nagtapatan mamaya yung mga pariyong galit. Kaya dahil dito, وَإِذَا ضَرَبَ الْأَرْضُ بِرِجْلِهِ tazalzalat wa tahaddama albunyan. Biro mo, kapag daw nagagalit ang isa sa mga anak ni Yaqub, kapag gumalaw na sila sa kanilang yung kanilang mga paa, yumayanig ang kalupaan. Biro mo kapatid, yumayanig ang kalupaan. Alam mo siguro dito yung konsepto ng Hulk dito kinuha eh sa Tafseer al-Qurtubi. Subhanallah. So talagang yumayanig ang sabihin natin yung kalupaan at nawawasak ang mga building wa tahaddama albunyan. Yung mga building, yung nawawasak yung mga building, na hawla wala ko tayo labila. Grabe naman ka-powerful itong mga taong ito. Wa insaha sihadan lam tasmahu muhamil minan nisa wal bahai mutiya wa tayir illa wada'as ma fi batniha. At walang anumang kapag siya'y sumisigaw. Kapag siya'y sumisigaw, walang anumang buntis na nakakarinig at walang anumang mga hayop na nakakarinig sa kanyang pagsigaw at mga ibon maliban lamang na mga lalaga at mga sila ay yung buntis, talagang ilalaglag niya ang kanyang pinagbubuntis. Ang isang hayop, pag narinig niya, tumakuyapan ba? Okay? Ibig sabihin, mahimatay yung hayop. At hindi yun tayong mga lagi yung mga tinatawag na mga sabihin natin yung mga ibon kapag narinig yung kanyang busis. Ano, grabe talaga yung busis na yan ba? Subhanallah. So, well, sa yung mga panahon naman noon mga kapatid, yung mga panahon noon, mga tao is malalaki naman, di ba? Talagang powerful. Sobrang powerful yung mga taong ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganon yung mga anak ni Yaqub alayhi salam. Subhanallah. Kahit tamaman aw ghayra tamam. Either maganap ng kumpleto ito, yung pagsigaw niya na tapos ito yung resulta, o hindi maganap ng kumpleto. Ang mahalaga talagang mayroong mangyayari. Fala yuhaddao ghadabu illa ayyasifika daman. At hindi lamang huhupa ang kanyang galit maliban lamang na magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Magkakaroon ng pagdanak ng dugo aw tama aw tumsikahu yaduhu min nasl Yaqub. O di naman kay huhupa lamang ang kanyang tinatawag na galit sa tuwing kapag hihimasi siya mula sa mga binhi ni Yaqub alayhis salam. Ibig sabihin ng binhi dito mga anak or supling or saling lahi ni Yaqub alayhis salam. Mararamdaman nila yun. Kapag hinima sila ng mahalaga pamilya ng galing sa tinatawag na lineage ni Yaqub, kahit sino man ay mararamdaman. Mararamdaman niya yun ng bawat isa sa kanila at uhupa ang kanilang galit. Okay? Subhanallah mga kapatid. So yun, nakakamanghay mga kwento ng mga kapatid na ito. Ngayon ko lang na ano yung mga karakteristik, pambihirang karakteristik nila. Out, yun nga, falamma alima Yusuf anna gadba akhihi Yahudan kad tamma wa kamala kullama kallama waladan lahu sagiran bil qibdiyya. Masha Allah. Ito na. Nung nalaman nga ni Yusuf a.s. na ang kanyang galit ng kanyang kapatid na si Yahudan ay medyo kumpleto na, medyo ganap na yung kanyang galit, masha Allah,
ay ang anong ginawa ni Yusuf alayhis salam? Kinausap niya yung kanyang anak. This time ay meron na siyang anak. Pero mo, meron na siyang anak this time, mga kapatid, sa pananampalataya. Kasi nag-asawa siya, di ba? Alam natin, ako rin sa isang narration ng ang asawa niya, walang iba kundi si Zulaykha. At siyempre, nagkaroon sila ng tinatawag na anak. So, kinausap niya ang kanyang anak na kung saan that time, yung bata pa, na ang anak niya ay mula sa Kibdiya, mula sa tinatawag na Coptic woman sa Egypt. Ang tinutukoy sa iba dito, walang iba kundi si tinatawag na Zulaykha. وَأَمَرَهُ أَيَّدَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيْ يَهُوذَا مِنْ حَيْثُ لَا يَرَى. At inutusan ni Yusuf alayhis salam yung kanyang anak na ilagay ang kanyang kamay, ang kanyang palad sa pagitan ng tinatawag na balikat ni Yehuda na hindi napapansin ni Yehuda. Na hindi napapansin na tinatawag na ni Yehuda. Fafa'ala fasakana ghadabu. Kaya naman ginawa ito ng bata at yun nga, puminahon siya, pumupa ang kanyang tinatawag na galit, wa'al kasayf. At pagkatapos ay tinapon yung tinatawag na ano, yung espada ni Yehuda, faltafat siyaminan wa shimalan la'allahu yara ahadan min ikhwatihi falam yara. At pagkatapos tumingin siya ng kaliwat kanan, na baka sakali mayroong nakakita doon sa umano sa kanya, humipo sa kanya, umano sa kanya, humipo sa kanya, so balit wala. Wala mang sino, walang iniwala siyang ano ba, wala siyang nakitang humipo, kasi nga sobrang galit, tapos mayroon bang bilang humipo at yung bata ay bilang umalis, di ba? So ani mo, wala siyang, paano mangyari yun, di ba? So nagtaka siya, kaliwa kanan, tumingin siya, wala talaga, wala. So kaya naman, anong ginawa niya? Ang ginawa niya, fakaraja masra'a musri'an ila ikhwati. Kaya naman, nagmadali siyang lumabas. Kasi nagtaka siya, bakit? Kasi yun lang talaga yung paraan na maging mahinahon. Yung anak ni Yaakob, sa tuwing magagalit talaga, either magdanak ng dugo, o either merong hahaplos sa kanya. Merong hahaplos, merong hihima sa kanyang likuran para maging mahinahon. Isa man sa lineage ni Yaakob alayhis salam. Kaya nagtaka siya, kaya nga, nung humina, nawala na yung kanyang galit, nagtaka siya yung maplos sa kanya. Na mula sa kanyang tinatawag na likuran, na samantalang yung kanyang mga kapatid nasa labas. Okay. Kaya dahil dito mga kapatid, nagmadali siyang lumabas ngayon, papunta doon sa kanyang kapatid. Wakala, hal hadarani minkum ahadun? Kayo ba, isa ba sa inyo ay meron akong kasama kanina? Sabi ng mga kapatid niya, kalula, wala. Wala kami, wala. Nandun kami sa bawat ano eh, bawat merkado. Nag-abang na kami doon. Kala, fa'ayna dhahaba Syam'un? Nasaan si Syam'un? Sabi na, nasaan si Syam'un? Kalo, dhahaba ilal jabal. Si Syam'un ay pumunta doon sa anong sa kabundukan. Fakaraja falakiya. Kaya naman siya, ang ginawa ni Yehuda pumunta doon kay Syam'un para salubungin. Wakad ihtamala sakratan azimatan. Anong ginawa? Nakita ito ni ngayon ni Yehuda, si Simeon, merong napakalaking daladalang bato galing sa kabundukan. Ano magagawin niya dito mga kapatid? Kala, matas na wahadihi. Anong magagawin mo sa mga batong ito? Kala, adhabu ila sukil ladhi waka'a fi nasibi, ashdaku biha ru'usa kullaman fi. Itong bato na ito na daladala ko, eh ito yung pamumupok ko doon sa markado, sa market na naka-assign ako at lahat ng mga tao doon ay pupukpukun ko ang kanilang mga ulo. Ganun sila kapatid. Subhanallah. Yes, sila para sila mga Power Ranger, mga Avengers. Di ba? Subhanallah. So ito na yung, kasi handang-handa na ako eh, kasi magdalang ng dugo, ako na yung bahala sa markado na ito. Lahat ng mga tao, pupukpukin ko yung lahat ng kanilang mga ulo. Di ba? Mag-ano sila ba? Alam mo yung mga nasa movie, mga mahilig dito yung mga ano eh, mga Chinese. Kaya dahil dito mga kapatid, kala, farje, farudduha o alkiya fil bahar. Sabi mo, ibalik mo yan. Okay, tapon mo yan. Okay, itapon mo sa tinatawag na ano, itapon mo sa karagatan. Ibig sabihin, ganun sila kalaking tao. Subhanallah. Wala tuhadith na hadath. At huwag ka magsalita ng ano paman. Wawalladhi ittakhadha Ibrahim khalila, laqad massani kof min nasl Yaqub. Sabi niya, sumusumpa ako sa gumawa ng khalil kay Ibrahim. Sumusumpa ako sa lang siyang nagturing na khalil. Nagturing kay khalil na bilang, nagturing kay Ibrahim bilang khalil. Sabi niya, tunay na merong humipo sa akin, merong humaplos sa akin mula sa bini o saling lahi ni Yaakob. So doon siya nagtaka, sino kaya yun? Okay? Sino kaya yun? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuloy pa natin ang kwento natin. Tayo sa kwento. So madakalo ala Yusuf, kasi maganda yung ano itong kwento na ito, ito yung makabuan ng kwento natin, subhanallah. At pagkatapos, anong ginawa nila? Pumunta silang lahat doon kay Yusuf alayhi salam.
bunta. Wa kana Yusuf ashadduhum baksha. Hindi nila alam, since na hindi nila alam si Yusuf na yaon, that time mas matinding magalit si Yusuf alayhi salam. Mas makapangyarihan at mas malakas si Yusuf alayhi salam. Kasi bakit siya? Well, ikaw, it makes sense. Bakit? Kasi mga kapatid, matatanda na. Samantala si Yusuf that time is medyo nasa, kasi nasa ano pa. Kalakasan pa ng kanyang mga pangatawan. Kaya naman, si Yusuf that time ay mas malakas kaya sa kanila. Ashadduhum batsha. Fakala ya ma'ashar al-Ibraniyin. O kayong mga taga-Hebro. Mga nagsasalita ng mga Hebro. At adununa annahu laysa ahadum minkum ashaddu quwwa. Inaakala ba ninyo na walang mas higit pang lakas kaysa sa inyo? Na wala nang mas malakas kaysa sa inyo? Inaakala ba ninyo yan? Magtutuos tayo, halika. Sa sinasubrang ko lang yung kwento. Okay. Thumma amida ila hajin azimin min hijaratil tahuna farakilahu birijlihi fadaha bihi min khalfi jidar. Kaya yung ginawa, mga kapatid, anong ginawa ni ano ngayon? Kasi anong ginawa ni ano ni Yusuf alayhis salam para maipakita na meron pang mas malakas kaysa sa kanila? Anong ginawa ngayon? Yung malaking bato doon na nasa kaniyang tabi, anong pinuntahan ni Yusuf at sinipat, tinadyakan ng kanyang isang paalamang. At ito tinataw na bato nung tinadyakan niya na pagkalaki-laki. O tumilapon papunta doon sa likuran ng pader. Ganon katindi. Okay? Ganon katindi yung ginawa, mga kapatid ni Yusuf, para ipakita na kayong mga taka-Hebrew, na nasasad ng mga Hebrew, meron pang mas tao na mas malakas kasi sa inyo. At ako yon. Ah, talaga naman. Kahit sinabi ni Johari, thumma amsaka Yahudan bi ihda yadayhi fasara'ahu li jambi. At dahil dito, mga kapal, kinwilyuhan ngayon ito si Yahuda ni Yusuf alayhi salam. Parang sinakal doon sa tanataw na liig niya. At pagkatapos ay ni-wrestling. At pagkatapos ay natumba ngayon sa tagiliran si tanatawag ni Yahuda. O ano, mas malakas ka ngayon sa akin? Okay, magtutuos tayo. Wakala, hatal haddadain. Sabi na, hatal haddadain. Aktao aydihim wa arjilahum wa adrib ula anakahum. Sabi na, nasaan yung mga panday? Tawagin yung mga panday. At bigyan ako ng tinatawag na taga. At tatagain ko itong mga ano nila. Biro mo? At tatagain ko kanilang mga kamay. Tatagain ko ang kanilang mga paa. At tatagain ko ang kanilang mga liig. Ganun si Yusuf alayhi salam, mga kapatid. Subhanallah. So, ganun katindi yung action na nangyari. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Thumma sa'ida ala saririhi wa jalasa ala firashi. Yusuf alayhi salam, after that ay siya ay nagtungo sa kanyang tinatawag na sarili, sa kanyang higaan, at pagkatapos umupo siya sa kanyang tinatawag na higaan, wa amara bisawa'i fawada'i bayna yaday. At siya ay nagutos na yung espada, malaking tabak na ilagay sa pagitan ng kanyang sa kanyang kamay, ilagay sa kanyang mga kamay, thumma nakara nakratan fakaraja dhanino. At dahil dito, mga kapatid, siya ay tinatawag na para siyang mayroong parang kinunchaba kumbaga, na parang magkaroon ng idea at maging madrama yung tinatawag na kwento, ika nga. Gumanon siya at meron tinatawag na pahayag na para sabihin ay ipakita sa mga kapatid niya na para malaman paano nalaman ng Aziz na ito yung totoong nangyaring ginawa na mga kapatid niya ay pinaalala. Kaya ang ginawa ni Yusuf alayhi salam, ganito yung ginawa sa faltafat ilayhi mawakala at aduna mayakul. Sabi niya, alam niyo ba kung sino yon? Anong sinasabi sa akin ng mga ano yon? Mayroong sinasabi sa akin na ito yung mga ginagawa ninyo noon pa at ibinunyag niya lahat sa akin yung inyong mga katarantaduhang ginawa. Subhanallah. Anong ginawa, mga kapatid? Wakala, innahu yukhbiruni anna haulahi akhadu akha lahum sagiran fahasaduhu wa naza'u min abihim thumma aslafu. Sinabi niya sa akin at ipinarating niya sa akin na kayo raw ay kinuha ninyo ang kapatid ninyo nung maliit pa at pinaghiwalay sa kanyang tinatawag na sa kanyang ama nung siya'y maliit pa dahil sa sobrang inggit at panidibugho ninyo at pagkatapos ay dinala niyo sa disyerto at pagkatapos din doon niyo siya nagbalak patayin. Fakalo, ayuhal aziz, dito nagmakaw, ayuhal aziz, sabi ng mga kapatid niya, ustur alayna satarallahu alayk. Please, huwag mong ibunyag ang aming tinatawag na kamalian. Huwag mong pagtakpan mo ang aming kamalian. Pagtatakpan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon pa, di ba? Wamnun alayna wa minallahi alayk. Di ba? At pagkatapos, wanakaraw nakarang thalith, at pagkatapos, yung pangalaman, sabi niya, wakala inaw yakul. Sinasabi niya ulit, inna haulay taraho sagirahum filjab. Alam mo kung ano ba sabi niya sa akin? Ang sinabi niya sa akin, bininyag niya sa akin, na kayo daw ay itinapon mismo
yung kapatid ninyo doon sa tinatawag na ano? Doon sa loob ng balon. Thumma ba'u bay al-abid at bithaman ng baks. At pagkatapos noon, ay ibininta. Okay, nung nakaligtas siya sa balon, ibininta ninyo ng napakahalagang tinatawag na presyo, walang kwentang presyo. Napaka-priceless, kumbaga, napaka-cheap price. At pagkatapos, at ginawang tinatawag na alipin, waza'amu li abihim anadhib ko akala. At pagkatapos ay ipinalabas ninyo sa kanyang ama na siya'y kinain ng lobo. Di thumma nakaraw rabi. At pagkatapos ano ginapangapat? Innahu yukhbiruni annakum adhnabtum dhanban mundo 80 sana. At sinabi nga sa akin na kayo ay gumawa ng kasalanan within 80 years. 80 sana. Within 80 years, gumagawa yun ka ng kasalanan. Lam tastagfirullah min, subalit hindi kayo naghumingi ng kapatawaran sa Allah. Walam tatubo ilay. At hindi kayo ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nakaraw khamis at pang-apang-alimang beses. Wakala innahu yakul, sinasabi niya, inna akhahum alladhi za'amu annahu halaka lan tadhhab al-yawm hatta yarja fayukhbiran nasa bima sana'u. At panghuli sabi niya, at minungkahi sa akin o sinabi sa akin na ang iyong kapatid na buhay pa, parang hindi malaman ba na siya yung kapatid, sabi na, ang inyong kapatid ay buhay pa. At sinabi niya na hindi siya lalantad sa mga araw na ito, maliban na lamang na kapag lalantad siya, ay ibumunyog niya ang yung mga kabalastugan ng lahat ng kabalastugan na ginagawa ninyo sa mga tao. Oh, yan na. Thumma nakarasali sa wakala innahu yakul. At pagkatapos pang-anim na beses, sinasabi niya sa akin, law kuntum ambiya, aw bani ambiya, makadzabtum wala akaktum walidakum. Kung kayo ay mga propeta, na anak ng mga propeta, ay hindi kayo magsisinungaling at hindi kayo susuway sa inyong mga magulang. La ajlaan na kum nakalal lil alamin. At ako, bilang Aziz, ay paparusahan ko kayo ng isang matinding parusa sa harapan ng mga tinatawag ng mga tao na wala pang makakaranas ng parusa na gaya ko, ipapataw ko sa inyo. Mga kapatid, gayamat after that, sabi na ito ni Bilhadari. Kaya sabi na, nasaan yung mga dalhin sa akin ng mga panday na iyan? Nasaan? Kapagat tatagain ko itong mga ano bilang parusa sa kanila, tatagain ko itong mga kamay nila at ang kanilang mga paa at ang kanilang mga liig para sila parusahan. Talagang seryoso si Yusuf. Galit na galit si Yusuf alayhis salam. Alam mo ha, kung kayo lang ang pwede magalit? Fatadarao, wabaku, waadharu, taubatu, katauba. Kaya dahil dito mga kapatid, nung seryoso na si Yusuf alayhis salam at paparusahan na siya ni Yusuf alayhis salam, ito alam pa, magaling din. Kung akala nila magaling sila magdamas, magaling magdrama si Yusuf alayhis salam. Mas magaling pagdrama. Kaya naman, nung nakita ito ng mga kapatid niya, anong ginawa kapatid? Anong ginawa nila? Pakumbaba. At pagkatapos umiyak. At pagkatapos ipinakita nila yung pagsisisi nila sa harapan ni Yusuf alayhi salam. Another drama. Wakalo law, kadasab na aka na Yusuf idhua, iyan kunan na tawan na yada. Sabi na kung aming maabutan at masisilayan ng aming kapatid na si Yusuf, sabi niya, ay tunay na kami ay susunod sa kanyang kagustuhan. Magpapailalim kami sa kanyang kamay. Maturaban niya tawalay na birejli. At pagkatapos maaari niya kami tinatawag na apak-apakan, ika nga, na kung saan ay, na parang tinatawag na sabihin natin, parang mga lupa. Biro mo, ganun sila na. Kasi wala na siya. Ngayon walang maraadali kay Yusuf min ikwatihibak, baka wakala laho. At dahil dito yung sitwasyon, ika nga, nakita ni Yusuf alayhi salam na talagang umiiyak sila. Umiyak din si Yusuf alayhi salam. Hindi na matiis yung kanyang kapatid. Okay? At pagkatapos sinabi niya, wakalahong sinabi niya sa kanila, ukhruju anni. Alisan na kayo. Lumayo kayo sa akin. Kadakhalaytu sabilakum ikraman li abikum. At hahayaan ko na, papalayain ko na kayo. Okay? Pero hindi kasama si Benjamin, of course. Papalayain ko kayo bilang pagbibigay ng karangalan sa inyong magulang. Walau lahuwa, la ja'altukum nikala. Kung hindi dahil sa inyong magulang, pinaparusahan ko na kayo ngayon ng matinding parusa. Subhanallah. So yun mga kapatid, dyan nagtatapos actually yung binanggit ni Imam Al-Qurtubi. At medyo nadadala tayo mga kapatid sa kwento na ito. Ito yung sinabi na kwento sa loob na way aw yahkum Allahu li. Ito yung kwento sa ayah na ito na o di naman kaya ay maghuhusgahan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito sa pamamagitan ng espada. O, yun yung kwento na ano lang natin. Ano lang yung kwento natin para sa ganun ay maging buo ika nga yung kwento. Wahuwa khairul hakimin. Wahuwa khairul hakimin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ganap na tagapagpasya at ang pinakamakatarungan sa kanyang paghahatol sa mga tao. Okay? Then inshallah next, I think meron pa ba? Meron pa tayong oras? At pagkatapos ay sumunod mga kapatid na iniutos niya sa kanila
na isalaysay sa kanilang ama kung ano ang nangyari upang maipakita nila ang kanilang dahilan tungkol sa nangyari kay Binyamin. Tungkol sa nangyari kay tinatawag na Binyamin. Okay? At ang kinin, ang kanilang mga pagiging inosente sa harap niya. Sinabi sa kanila ni Rubil na sabihin nila sa kanilang ama, yan, ano yun? Erjo ila abikum fakulu ya abana innabna kasaraka wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Na kung saan ay bumalik na kayo sa inyong ama at ibalita ninyo, erjo ila abikum, bumalik kayo sa inyong ama, fakulu, sabihin niyo sa ating ama, okay, sabihin niyo sa kanya, ya abana, o aming ama, inna innabna kasaraka wa ma shahidna. Innabnaka, katiyakan ng iyong anak, si Binyamin ay nagnakaw, at hindi kami sumasaksi, wa mashahid na, at hindi kami naging saksi o sumasaksi, maliban sa kung ano ang aming nalalaman, illa bima alimna, maliban lamang sa aming nalalaman, wa makun nalal ghaibi, hafidhin, at walang pagalilangan, nakita namin ang yung takalan yun, sabi siya, na nakita namin ang takalan, yung panukat doon sa kanyang daladalahan, at yun ang na-witness namin, at wala kaming kaalaman sa bagay na di nakikita. At wama kun nalal ghaib hafizin. Wala kaming kaalaman sa bagay na di nakikita al ghaib. Noong kami ay nangako sa iyo na siya ay ibabalik namin sa iyo. Kasi hindi namin alam yung mga mangyari kinabukasan, yung mga maaring mangyari sa kinaharap. Na kung kaya hindi namin alam na siya ay pala ay nagnakaw. Hindi namin alam 'yan. Okay? So, o hindi namin nalaman ng iyong anak ay nakagawa ng pagnanakaw. Ayon kay Katada at ayon kay Ikrima, 'yun yung interpretation na hindi namin alam, nalaman ng iyong anak ay nakagawa pala ng pagnanakaw. Kaya sinabi ni Abdurrahman bin Zaid bin Aslam na ito ay nangangahulugang hindi namin alam na ninakaw ni Binyamin ang isang bagay na pag-aari ng hari. Sinabi lamang namin ang parusa ng magnanakaw. Diba? Kasi diba, bago pa sila investigahan, sinabi, oh, mayroong tinatawag na ano, nawala. So, bago pa ginawa ang tinatawag na ano, ang inspection, ay meron ng confirmation mismo tungkol sa tinatawag na parusa ng pagnanakaw, at least galing sa kanila. Ito yung sinabi nila, sinabi lamang namin ang parusa ng magnanakaw. Yun ang parusa. Pero wala kaming idea na yung nagnakaw pala ay si Binyamin. Diba? So anong gagawin namin? Eh dahil dito, was alil karyati lati kunna fiha wal ayra lati akbalna fiha wa inna lasadikun. At nang sila ay nakabalik na sa kanilang bayan at makaraan nilang ikwento sa kanilang ama ang nangyari ay hiniling nila sa kanya, na tiyakin ang anumang kanilang ipinahayag. Aprobahan ba? Ibig sabihin ay patutuhanan. At kanilang sinabi, is'al, was alil karya. Was alil karya, ibig sabihin ng was alil karya, ay tanungin ninyo ang o aming ama, ang mga taga-Ehipto. Ang karya tinutukoy dito ay walang iba kundi ay, actually, a karya is village. Tanungin ninyo yung mga taga-Ehipto. At ang mga karavan, yung mga karawan, yung mga convoy, na mga nakasabay namin. Okay, allati kunna fiha. Al-Aira, na kung saan yun, kasabay namin doon yung Awal-Aira, ibig sabihin yung convoy na daladala yung mga lodge. Tanungin ninyo sila kung ano ang nangyari. At namin, dahil tiyak na mapapatunayan ninyo na kami ay totoo sa mga ikinuwento namin sa iyo. Allati akbal na fiha, yun nga, nakasama namin, na papunta rito, pabalik, yun na, wa inna lasadikun, at makikita, matutunghayan ninyo na kami ay nagsasabi ng katotohanan. Yung aming mga kwento ay totoo. Patungkol sa Ipto, of course, ito kay dito na ayon ito ay yung mga tao sa Ehipto. Ang karavan, bayra lati akbal na fiha, at ang karavan na mga nakasabay namin, dahil tiyak na mapapatunayan ninyo ang tungkol sa aming pagiging makatotohanan, pagiging katapatan, proteksyon, at taus-pusong pangangalaga. Iwain na lasadikon. At kami ay mga makatotohanan. Okay? Na kami ay totoo sa mga ikwento namin sa iyo na si Binyamin nga ay nagnakaw at hindi namin alam yon, at siya ay kinuha bilang bihag, bilang kabayaran para sa kanyang ninakaw, para sa kanyang ginawang tinatawag na pagnanakaw. So ito yung mga sabihin natin, ito yung kanilang mga kasi hindi naman kinakailangan malaman natin anong nangyari sa paglalakbay nila, kasi understood na sila ay nakarating na mapayapa, alhamdulillah, at ito nga yung nagiging resulta na surprise yung kanilang ama na wala na sa kanila si Binyamin, at pagkatapos ay nagpaiwan pa yung tinatawag na si Rubil, di ba?
dahil nga sa yung panganay, or di naman kaya si Yahuda, or sa iba si Simeon, ano paman, sino man ang mahalaga is kabir sa kanila, para sa ganun ay para makonvince yung kanilang ama na maniwala sa kanila, at magtanong-tanong pa sa mga ano, para sa ganun ay talagang totally convincing na talagang sila ay nagsasabi ng katotohanan sa mga pagkakataon na ito, at hindi na sila sa mga sinungaling. So inshallah ay bukas mga kapatid, ay bukas ba is Wednesday na bukas, huli, ito yung ating tinatawag na response ni Yaqub alayhi salam sa kanilang mga sinasabi, at ano pa yung magiging kwento, ika nga sa likod nito, sa mga darating na mga pagkikita ni Yusuf at pati ang kanyang kanyang ama. Inshallah, abangan po natin yan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Elias. Thank you.